What up mga solid subscribers, no? Okay, guys, ang papanoorin po natin ngayon, guys, is itong mga updates po ng ating Mahalima. And syempre, ang papanoorin natin is kay Miss O, no? Maraming salamat, Miss O, no? And all credits po kay Miss O po itong papanoorin natin lahat, no? So, very big shout po sa kanya, and subscribe kayo and follow po kayo kay Miss O, no? Okay, no? Bago sumulat ang video to, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam nyo pag ako'y nag-release ng bagong video. So, without further ado, let us all watch this. Okay, itong papanoorin natin, guys, itong fans got amazed by Ken and his actions during the Billboard PH, no, main stage technical problem. Okay, guys, actually napanood na natin Billboard PH, no, pero hindi ko na focus dito is itong actual di Ken na ginawa niya, no. So si Josh nakita natin na umiling, si napailing siya as in sobrang frustrated po talaga niya, no. And then si Pablo, if I'm correct, tuloy-tuloy pa rin yata siya at the same time kay Justin and kay Estelle. Yung kay Ken natandaan ko rin sinabi niya, stop, parang ganoon siya. Pero baka may iba po siyang ginawang actions na talagang nagpapakita kung gaano pa talaga ka professional si Ken. Okay? Tuloy na to. Got amazed by Ken and his actions during the Billboard Philippines main stage technical problem. Okay. We all know Ken as a man of few words and most of the time nonchalant, but he will always rise up to the occasion if and when needed. Just like what happened at the Billboard Philippines main stage during the technical difficulties in their live performance. Okay, balikan natin mamaya yan, guys. Chanting and counting para hindi sila mawala sa steps. Not only that, he also assisted Pablo sa pag-check kung anong problema, lalo na sa banda. Okay, dito muna tayo, guys, so sa issue na to, okay? Yung unang-una muna. Tingnan niyo mga comments, guys, na. O sabang sabi dito, ganyan nila iniingatan ng grupo nila. Sabi ni Sinag Talalaya, no? Sinag Talalaya, ganyan ang iniingatan ng grupo nila. Craft, mga taong nag-expect sa performance nila at sa brotherhood nila sa S nila. Ayan. Thank you for always setting the example, SB19. Okay, Amy Carpio, Ken rising up to the occasion is the best. He doesn't always lead, but if needed, you can bet your ass talaga yun. You can depend on him. A real Sigma male, no? So talaga may mga ganyan yun. Nag-step up bigla, di ba? May mga ganyan klaseng moment, no? Shini 08, shoutout Telebubu. Ito yung sinasabi ni Pablo na lahat ng members sa SB natin ay kayang maging leader talaga. A leader will rise to the occasion at this time, it's Ken. Yes, tama, guys, no? Actually, lahat naman sila talaga, guys, very fitting po talaga pag maging leader, no? Kasi nasa edad na po talaga sila. Pero hindi ko sinasabing yung mga lower sa edad nila is mga ano, no, na hindi matured enough, no? Pero ano kasi, syempre sa dami ng pinagdaanan nila, sa dami na po ng challenges na pinagdaanan nila, kumbaga yung experience nila, yung kanilang mga yan, yung po yung naging ano nila, naging teacher po nila talaga, no? So alam nila yung mga dapat gawin sa mga ganito klaseng moments, no? So sa dami-dami na po kasi pinagperforma ng SB19, no, alam na po nila na pagdaan na po nila halos lahat yan, no? Sobrang grabe lang po talaga itong nangyari sa Billboard PH. I don't know, guys, kung ngayon lang yung nangyaring ganito, yung tipong talagang hindi in sync po talaga yung nangyayari, no? Yung sa banda, hindi po talaga itong matama sa in-ear nila, talagang yung pati yung off na off po talaga, no? Napakahirap na nangyari na yan. Kahit ako, guys, pag nangyari po yan, no, baka mataranta rin ako, pero pinakita po talaga nila na, ano lang, wag mag-panic, no? Talaga, ayun, no? Okay, tuloy lang to. Main stage during the technical difficulties in their live performance. You can see him chanting and counting para hindi sila mawala sa steps. Isa rin yan, no? So, tandaan nyo, guys, napakalaki ng venue nyo. Dagdag mo pa, napakalakas ng sounds, and dagdag nyo po talaga yung boses ng mga fans, no? Talagang todo sigawan po talaga, no? And napakahirap na ma-reach out ni Ken yung voice niya, ma-reach out ni ng voice ni Ken yung mga members, no? Talagang sisigaw siya ng malala para marinig siya ng mga, syempre, ng kanyang mga fellow brothers, no? Not only that, he also assisted Pablo sa pag-check kung anong problema, lalo na sa banda. He has also checked on Justin kung okay na ba ang earpiece nito. So,
sa pag-check kung anong problema, lalo na sa banda. Okay, no? So, alam naman natin si Ken, no? He's a total performer. Speaking of total performer, kaya niyang tumugtog ng instruments, kaya niyang sumayod. As in, alos lahat po talaga, no? So, yan, si Ken talaga may knowledge siya sa pagbabanda, may knowledge siya sa mga instruments, sa gitara, sa lahat na yan, no? And dyan no, may kita, guys, na makaka-relate siya, no? Kung ano problema dito or ganyan, ganyan, no? Kaya alam niyo yung mga dapat na gawin. So, ano siya, kumbaga, ano siya, knowledgeable siya. No? Hindi lang siya pumunta dyan para, or pumunta sa banda para lang mag-suggest. Talagang alam niya po talaga sasabihin niya, no? Kasi, tumutugtog po talaga si Ken. He has also checked on Justin kung okay na ba ang earpiece nito. And in this video, you can see him nodding and hyping up style. And when he led Josh to his right place. Ah. Not only did the technical difficulties showed their professionalism and how good they were. Gusto ko tong part na to. Right place. And when he led Josh to his right place. I think nagkaroon ng confusion doon. And when he led Josh to his right place. I think nataran, hindi natin alam guys kung at that time is parang aalis na si Josh dahil medyo naano siya talaga, nainis, pero baka na-confused lang din siya, no? So, huwag niyo sana misinterpret, baka yung iba dyan is akala po talaga nila is, ay, ano ba yan, ba't aalis si Josh? I think nalito lang din siya dahil sa mga technical difficulties, guys, na nangyari po, no? And, ayun, may mga ganyan talaga nangyayari, guys. Eh, pero, ano, talagang gusto ko yung ginawa ni Ken, tuloy tayo, or, ay, dito ka, alam ko nalito ka, eh, para nasa isip ni Ken, dito ka, alam ko nalito ka, kaya ito, i-guide kita, no? So, yung mga ganun klaseng moments, no? Okay, tuloy tayo. Not only did the technical difficulties showed their professionalism and how good they really are on stage, but also how committed and united they are as brothers. Okay guys, no. Dito po kasi talaga masabi guys yung ano, no. Although na alam natin, no, na pinagdaanan nila yan, na isen sa mga naging challenges nila, na kayang-kaya nila lagpasan yan. No? Pero sana wag naman na po talaga mangyari yung ganyan. No? Although na alam na kaya lagpasan po ng ating mahalima yan, pero wag na po sana siya mangyari. No? Pag nangyari pa po man yan is, alam mo yun, napaka, for me, this time, napaka unprofessional nito para po sa organizer nung event na yun, kung sino man. No? Kasi alam mo yun eh, pinaghandaan nyo yan. Meron kayong certain time frame like 1 week before or 2 weeks or a month before para paghandaan yan. Pero bakit kailangan sumablay ng ganyan? No? And coming sa isang napakalaki po talaga na yan, Billboard PH po guys, no. Nakakaano lang bakit sa Billboard PH pa, no. Napakalaking platform po niyan guys, napakalaking company po ng Billboard platform, no. Tapos ganyan po yung mangyayari, no. So ayun lang naman, no. So sana wag na po ulit siyang mangyari, no. So ayun lang, talagang doon masabi talaga yung trial and error and then yung mga rehearsal po talaga, napaka-enough niya, no? Hindi na alam, baka nung rehearsal nila, yung in-ear nila, talagang on point naman, in sync, tapos pagdating sa performance, nagkaroon ng technical difficulties or what na hindi talaga ina-expect, no? Pero, yun, sana nagawa nila ng paraan agad, no? So, I think, learning lesson po ito sa, ano, sa lahat po ng organizers na mag-organize ng mga ganito klaseng event, no? Na maging, ano tayo, aware tayo, maging tawag dito, maging ano tayo, maging handa sa lahat po ng mangyayari. Ayan. Pero tingin nyo naman, ating mahalima, no? May narinig ba kayo sa kanila or kung ano mang comments na sinabi nila, di ba wala naman, no? Like, hindi nila pinalaki yung issue, hindi naman sila nagpost na, hay nako, nakakainis kay Billboard PH, bakit nasira tuloy performance namin? Di ba wala kayo narinig na ganun, di ba? That just shows talaga guys na alam nila, sarili nila talagang, ano lang, technical difficulties or parang aksidente lang po yung nangyari na ganyan, no? Pero, ewan ko lang guys kung naglarbas na po ang Billboard PH na parang apology or what, no? Hindi ko po alam, no? Pero kung hindi man, that's okay as long as, ano naman, ginawa nila ng paraan, no? Parang they reach out to SB19, management ng SB19, no? So, ayan guys, bago sa pausin itong video to, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell na rin guys para alam nyo pag ako'y nag-release ng bagong video. So, ilang maraming salamat. So, this is Point of Signing Out. Peace! Last G!